Ito po yung RV ng Infanta Quezon. Yan. Ang maliit na room. Lahat po. Ito po yung room. At dito po tayo kumukuha ng mga certified true copy ng titulo. Meron po tayong na-sold out na beach property dito po sa may parte ng Lubayat, Quezon. So this time po, ikinukuha namin siya ng latest na certified true copy. And may copy naman po yung seller. Pero for sure po, kumuha na rin po kami yung pinaka-updated. So sa tingin ko naman, okay naman po yun. At ito ho ay hatian ng mga magkakamag-anak doon po sa property na nasa beach. At ang nakuha po ngayon sa atin ay 1,000 square meters. Bali po yun ay nasa vlog din po natin. Hindi ko po ma-remind kung ano po yung vlog number. Yun po ay 1,000 square meter. Tapos meron pa pong 500 square meter. Ang available po ngayon ay yung 500 square meter. Yun po ay ipapakita ko rin sa inyo, kasi po after po nito na makuha namin yung certified true copy, mag-actual visit din po kami doon sa property uli, kasama po yung seller and buyer. So maipapakita ko na rin po sa inyo yung pong 500 square meter na available po doon. Baka po magustuhan niyo. Ito nga po pala yung papunta ng Real Infanta Quezon. Yung isa pong tuwid na daan, papunta po yun ng Marilaki. Yung pong antagos po ay sa Cogyo. Ito ho ay papunta po ng Infanta dun sa bayan ng Infanta. Yan. Ito po yung pinaka-sentro. Ayan po yung ginagawa na bagong munisipyo ng Infanta Quezon. Ayan o, napakaganda. Sa tingin ko po, mas maluwag dito. Dito po naman yung daan sa una-unahan yung papunta po ng General Nakar. So, hinintay lang po namin yung resulta ng certified true copy na kinuha nila ma'am. At after po nito, puntahan po natin yung 500 square meter na available pa po katabi po nung nakuha nila ma'am. Yan, sila ma'am po kasama yung kanyang anak. From Manila pa po yan. Isa po sa subscriber and viewers din po natin sa ating YouTube channel. So nung umuwi po si ma'am from US, yan po agad yung generation niyang property, yung ating pong na-vlog dito po sa ating YouTube channel. Yan lang po, after po nito, panoorin po natin at tingnan po natin yung beach ng Lubayat, Quezon. Baka po magustuhan nyo yung 500 square meter. Yung po ay may titulo po siya sa mother title. So nagkaroon po ng subdivision plan. At ito po may extrajudicial settlement. So yun po. Salamat po.
ito po yung road ng Lubayat. Ito po yung 500 square meter na available pa. Yung natira po dito sa 1,000. Baka ho magustuhan nyo rin po itong 500 square meter. Ito po yung daan. Ganito pa ho siya. Trap road pa pero kaya naman po kahit kotse. Marami na po nakabili na naglagay ng mga resort o bakasyonan. Yung mga nadadaanan namin, ito ho yung mga nakabili na rin po doon sa same ng titulo. Yan po, na-divide-divide po sila doon po sa 4 hectares na titulo na kinuhanan din po natin. So, bago lang po itong mga ito, marahin. Ang maganda po nito, pinaka corner po siya, nandun yung river na malinis din, yung tabang, saka po pwedeng sa dagat, so may option. 500 square meter, 3,500 per square meter po. Ito na po. No, wala na yata sila, sir. Ito po yung nakuha na 1,000 square meter sa part po na to. Actually po itong road na to babaguhin, nandun po sa pinakagilid na makikita po natin dun sa pinaka lot plan nya, at yun po ay pinapa-aprubahan pa po, kasama pa po yung mga nandun. Meron po mga namiminwit. Yan po yung dito ginaganap yung surfing competition. Yan. Ang kagandahan po nito, ito lang po yung may titulo. Yan, yung property. So ito yung nakuha po ni today. Nakapag-earnest na po sila. Then may schedule po nung final payment. Ito ho. Tapos po yung 500 square meter na natitira, hindi pa po sure kung sila ma'am din ang kukuha. Pero sa ngayon po kasi hindi pa po sila decided dun sa 500 square meter. Possible na ano po yun. Sa ngayon po talaga
wala pa pong commitment sa ibang buyer, kaya po available pa po yung 1,000, yung 500 po. Actually po dito yung sa ngayon, iniintay nga din po namin yung pinaka-seller. Ituturo po yung mga boundaries kasi nakapagbaon na po ng muhon. Bali, dalawang 500 na magkatabi. Sa part po na to, yan, may mga talisay. Tapos po itong kalsada po talaga, hindi po ito. Dito po siya ilalagay, bubuldusin po yan. Para dito po ang right of way ng lahat. Ito pong mga nakabagong tayo na to, dito rin po sila bumili sa seller natin. Yan po lahat ng mga nadaanan po namin. Ito po kasi ay mana ng mga apo, yung pong kanilang mga magulang naghati-hati, nag-subdivide. Pero meron na po silang extrajudicial settlement. Ngayon po ang ginagawa po natin, nagkakaroon po tayo ng deed of absolute sale dito po sa isa pong tao na naka-SPA doon sa parte ng mana nila, ng kanilang magulang. Ito hong road na to, sa ngayon dinadaanan siya, pero babaguhin po yan dahil dito po ilalagay yung pinaka daanan lahat. Nasanay lang po yung mga tao dito kasi meron pong mga naghahakot ng bato, yung mga taga dito din lang naman po yun na nagiging benefits nila, panambak, pang-recrap yung mga bato na nandyan. Yan ho yung road palabas. So nandito po ang location, alin man po dito, kasunod po nung 1,000, katabi po yun yung 500 square meter. Possible po na tumatama siya dito sa mga talisay na to. Ito ho may mga puno na ito kasi po yung 1,000 pinaka corner po nandun. Ang kagandahan ho nun, ang laki ho ng ismint na magagamit. Baka po hindi lang 1,000 yung ismint na mabibenefits po nung 1,000 square meter. Yung 500 square meter naman po na nandito, may tuturo po sa atin yung mga muhon pag nandito na yung seller. So ngayon, ito ho, katulad ho nito, meron po akong nakitang muhon. Possible po na ito yung muhon nung 500 square meter, pag ganyan po yan. At yung katugon niya dito, ang kasunod po kasi 1,000. Yan. Ang ismint naman po nung 500 square meter, ito po. So, mawawala na po siya ng front dito sa dagat. Kasi naharangan na po siya ng 1,000. Pero meron po siya dito. Sa ismint naman po nitong yung 500 square meter ho, may ismint naman po siya dito sa ilog, sa river po. Ito ho yung river na galing po doon sa tulay ng Lubayat, na meron po doon resort din, may entrance. So ang kagandahan ho niya, nandyan yung 500 square meter. May choice po kayo kung gusto nyong maligo dito sa Tabang, kasi malinis din po yung river na yan. Kung gusto nyo po dun sa dagat, mas malakas lang po ang alon dito. Kasi ho dito ay mas lamang yung ganito, yung mabato. Mabato ho yung lugar. Pero yan ho, ang pinaka benefits po, libre na sa inyo yung mga batong ganito, pang recrap, tsaka po yung buhangin. Yan po, 500 square meter. Ito po, yung 1,000, sold out na po yan. Nakuha po, nakapag-earnest na, may kontrata na po sila. Then schedule na lang po ng final payment sa huli pong pag-aharap nila. Yung kanina po namin tinransak yun. Last time po na bumisita sila ma'am is Monday. So ngayon po, bumalik sila para makapag-earnest money. And then pang third na usap po nila, final payment po. Yan ho yung may katabi pa ho isang 500.
Bali, dalawang 500 po yun. Yung isa po, hindi na ibebenta ng seller. Kasi po, ititira nga po nila. Para naman dun daw sa mga bangka na paradahan. Ito po yun. Yun, ang ganda ho dito. Tulad ho nito, may mga naghahakot na ng buhangin, oh. Libre ho ang buhangin, tsaka po yung mga pangrikrap na bato. I-invite po namin kayo na mag-subscribe dito sa aming channel para po doon sa mga susunod naming video, ma-update po kayo. Paki-like and share na rin po ng ating video kung nagustuhan nyo po yung ating content at yung ating video today. Yan. Ito yung tabang. Ang ganda pa rin ng 500 square meter kasi ayan o. Ayan o. So, dito yung 1,000. Yan. Ngayon yung 500 nandun. Ang ismint niya ito. So, pwedeng maglagay dito ng kubo-kubo. Yung nabubuhat lang. Pag ganitong maliit ang tubig. O kaya naman, floating house. Tulad ng mga nandun. Pwede ho dito floating house. Floating cottage po. Yun po pala. Mayroon po kasi doon nakita namin sa ganito siya nakalagay. Ngayon ho, ang laki ho nung mabibenefits ng 500 square meter. Ngayon po sana, pag napanood nyo po at nagustuhan nyo, hindi ko po alam kung sino yung uli ma-remind yung lahat po ng mga nag-message na gusto nila ng beach. Pero ini-expect nyo na po na hindi po purong buhangin ang nandito. Ganito po talaga siya, mas marami yung mga bilog-bilog na bato. Pwedeng panghilod yung mga yan. Pero magagamit nyo ho. So accessible po siya sa road. Wala pong 100 o mga 100 meters po siguro mula doon sa highway. Yan ho. Tingnan naman ho natin yung dagat. Kung gano'n siya kalaki. Kung gusto nyo ho ng mag-fishing tulad po nito, meron ako mga nakikitang mga nag-fishing po. So bukas babalik po kami dito para mag enjoy din naman kasama yung family. Ito, try namin mag fishing dyan po. Sama ko yung aking mga kids. Nagsabi na ako dun sa seller. Sabi ko babalik na po ako. Possible po na pag lumaki yung dagat, aabot siya dito. Pero hanggang dito lang siya. Ayan. Nagbuhangin po yan, oh. Diyan po pumapasok yung tubig ng tabang. So hanggang dito po nagkakaroon dito na ng ano, ng dagat. Dito po mayroong surfing competition. Ganda. Swerte yung makakakuha nito. Itignan ko kung ano yung mga nahuhuli dito na isda noong pang fishing. Lakas lang po ng alon dito. Pero makahaba ho nito. Yan. Layo na ho nito.
ano po mga isdang nahuhuli? Ano po mga isdang nahuhuli? Tama? Ano po? Ah, ito, may huli na ako kayo. Ay, ano po yung palambat? Palambat? Ayun naman, palambat po pala ang kanila. Ayun. Ganda ho yung dagat. Imagine po, hanggang dito, pwede maglakad-lakad, ayan o, ang haba. Mamaya po lalaki itong dagat na to, aabot to doon. Wala po akong makita kasi hindi sila palambat po pala. Yun naman po sa kabila, yun yung mga nag miminwit, biwas ang gamit. Yun lang po mga ka-farmlat. Maraming thank you po. So maraming salamat po. Yun lamang po.